yung katulong po nila na si Aling Bet ay meron pong isinumbong. Sabi nga ng asawa ko ay napapaano na. Sabi lang ng asawa ko ay pag ganyan ay ay ayun, what's up guys? Welcome back po muli sa aking channel. Panibagong araw at panibagong vlog po tayo. Panibagong reaction video po tayo sa araw na ito. At siyempre po, makikibalita po tayo ano sa mga pangyayari sa buhay ng magkapatid ano, ng ating minamahal na Lolo Fermin at Lola Belen. Pero bago po yan, shout out ko po muna ano, yung ating mga minamahal na mga tagapanood yan. Yan sa ating mga Lolo, Lola, tatay at nanay. At isama na rin po natin yung ating mga ate at kuya, no? Maraming salamat po sa inyo sa palaging panonood sa aking mga videos. Ayan, mag-iingat po kayo kung saan man po kayo naroon. At naway, lagi po kayong malayo ano, sa anumang mga uri ng kapahamakan sa buhay. Magandang gabi po sa ating mga reactors, official link reactors, kay Angcool Win. And please subscribe. Panoorin niyo po sila, maganda yung kanilang mga reaction videos. Ayun, maraming salamat kay Kuya Bal. Ayan, at sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe kila Kuya Bal, kay Ate Edna at kay Kalinga Prab, please subscribe po guys. Ayan, malaking tulong po yung ating gagawing pag-subscribe or panonood sa kanilang mga videos. Ano po? At huwag po nating i-skip yung mga patalasta sa kanilang mga videos. Napakahalaga po niya, napakalaking tulong po sa kanilang mga ginagawang paglingap sa ating mga kababayan. So, sa araw na ito po guys, ang ating reaction video ay yun nga po, tungkol kay Lolo Fermin ano, at kay Lola Belen, dahil balita po natin ay talagang iniinda na po ni Lolo Fermin yung kanyang ano, yung kanyang balakang ano, yung kanyang pilay kumbaga. At si Lola Belen ay nabalitaan po natin na wala po palang natatanggap na senior citizen pension. Ayun, at yung katulong po nila na si Aling Bet ay meron pong isinumbong kay Professor Dudes. So ayan, samahan niyo po kami guys. Pilay pa talaga si Lolo Fermin. Pipilay. Pusa na po, Lolo. Ay, sakit na. Anong kailangan? Ano kaya? Oh. Hilot. Gusto mo ng hilot? Hindi pwede ano, baka lalong maano. Ano. Oo. Shoutout po ano kay Professor Dudes Petesa. Ayan po yung may-ari ng ating mga video clip na ginagamit. Paki-support po yung channel ni Professor Dudes Petesa guys. Ayan, supportahan po natin at panoorin yung kanyang mga videos. Ayan, salamat po. So ayan po ano yung kalagayan ni Lolo Fermin na lagi po niyang itinadaing. Ayun nga po kanyang hips ano, yung ayun pa sa kanya ay fracture daw po yun. So ayun pa po sa kanya, kay Lolo Fermin, na pag-alaman natin na sa gabi ay halos hindi po siya makatulog ano. Talagang kapag makatulog man daw siya mga ilang minuto at pag sumakit na naman ay yun, magigising na naman siya. So nakakaawa po ano, edad ni Lolo Fermin na ganun, na may iniindang karamdaman o masakit sa katawan, ay dapat magkaroon ng ano, ng kahit pansamantalang lunas man lang ano. So nagsuggest po si Professor Dudes ano ng operasyon sana, pero hindi na nga lang din po siya magiging parang safe para kay Lolo Fermin ano, dahil po sa kanyang edad na talagang delikado na po kung isasalang pa siya sa operasyon ano, medyo ano na siya eh, mataas na yung edad niya. So kaya yon ang naisip na lang po ni Professor Dudes ay hanapan niya ng kahit man lang yung mga ano, pang panandali ang lunas, kagaya ng mga painkiller ganyan ano, a pain reliever ano, yun ang naisuggest ni Professor Dudes. At ayon sa kanya ay hahanapan niya ano, kung mayroong mabibilihan. Ayun, magkakaroon na lang kahit paano man lang ay panandali ang lunas doon sa nararamdamang pananakit ayon ni Lolo Fermin ano po.
So ang atin na lang pong may idagdag ano doon sa nararamdaman ni Lolo Permin, baka sakali pwedeng ano yung tapalan niya ng tuba-tuba, baka lamig po yun ano, kung sakali man nga lamig, mawala man lang maibsan kahit mga ilang oras yung pananakit at makatulog siya ng maayos-ayos ano. So sana maisip ni Lolo Fermin tuba-tuba. Alam siguro yun ng mga taga-Bicol, sa amin kasi sa Quezon, sa Tagalog, yung tuba-tuba dito sa Mindanao ay tubang aso yata yun, kung di ako nagkakamali ano, sa Tagalog, tubang aso mo yun. Pero kung natitiis mo naman yung sakit. Eh alam, sa gabi din doon ko matutulog. May sa ganyan, dadalong lukwan lang ang pangkot, tihaya lang ganyan. Tapos ganyan. Tagilid. Balik na naman. Pero nakakatulog naman ikaw? Isa nakakatulog na kakalipas ng mga ilang minuto. Nagigising ka na naman. So ayan po guys, ano, nung una natin silang makita sa mga videos, itong magkapatid na ito, ay si Lola Belen, yung mayroong talagang iniindang karamdaman, ano, at nga po halos hindi na makabangon si Lola Belen, at umiihi na ka sa kanyang higaan, ano, pero sa kabila po pala noon, na si Lolo Fermin na nag-asikaso sa kanya at nagbabantay, ay meron po pala talagang iniindang sakit o masakit sa katawan, ano, at kahit yun meron siyang iniindang masakit sa katawan, ay patuloy pa rin yung inaalagaan yung kanyang ate, ano, yung kanyang kapatid. At ayon nga sa kanya, ay hindi niya papabayaan yung kanyang kapatid. Napaka, ano, ano, ni Lolo Fermin, ano, na mahanga tayo sa kanya, ano, kahit sa kabila ng kanyang sitwasyon, yung kanyang dinaramdam, ay hindi niya alintana, mabantayan lang niya at malagaan yung kanyang kapatid na may sakit nung mga panahon na iyon, ano po. So ayan po guys, ano, at dumako po tayo, ano, kay Lola Belen, na ayun nga napag-alaman po natin na wala pala siyang natatanggap na senior citizen pension. Bakit nga kaya? Alamin po natin. Pupunta nga ako sa ano, sa DSWD. Tumatanggap ba kayo ng ano, ng senior citizen benefit? Meron kayong tinan? Nung nakaraang kuwan, ano ba yung Pebrero na eh, Barso 9 yata. Oo. Si Lola Belen nabibigyan din? Ay, hindi na po. Hindi ko na itinuan yan dahil problema lang. Kaya pag hindi na nakakausap. Pag hindi na nakakausap? Kailangan pong interview mo. Ah, interviewin pa. Sabi nung ano na... Sino may sabi? Ha? Sino may sabi? Yung ano po ng senior, ano? Alam po nila yun. Ah, si Lola Belen ay hindi na daw at hindi naman nakakausap. Oo. Oh. Dapat pala ay nakakausap pa, ano? Ah. Ayun, at si Lola Fermin po pala ay nakakatanggap naman. May natanggap po siyang pension, yung tinatawag po na 500 per month para sa mga senior citizen, ano po. Subalit ito po si Lola Belen ay wala daw pong natatanggap, ano, at dahil sa ang dahilan, sa kadahilanang hindi daw po nakakausap si Lola Belen. Siguro nung panahon po na nag-apply sila, ano, sila ni Lolo Fermin sa para sa senior citizen, ay siguro si Lola Belen nung time na iyon ay ano na si Lola Belen noon, yung wala na sa ano, no, yung sa atin pa ay nasa karamdaman na si Lola Belen, kaya hindi na siya makausap ng maayos, at yon hindi nga po siya nabigyan ng senior citizen benefits, ano. So sana maasikaso nga po yan ni Professor Dulz, ano, at sayang naman kung halimbawa walang makuha man lang si Lola Belen or makuha, ay malaking tulong po yun, ano, para sa kanila. At syempre meron silang quarterly, sa pagkakaalam ko ay 1.5 yung makukuha nila, ano, kada tatlong buwan. At alam naman natin na si Lola Belen ay walang nakuhang pension doon sa kanyang GSIS, kaya si Lola Belen ay pasok siya, ano, doon sa pension na iyon na para sa mga senior citizen. So magdasal po tayo na maayos po muli iyan ni Professor Dudes, ano, at yun, malaking tulong po iyan para sa kanilang magkapatid. So at ito na nga po guys, alamin po natin, ano, kung ano yung sinumbong o inamin nitong katulong nila kay Professor Dudes. Kumusta naman, Auntie Beth? Nakakakain naman ng maayos ito.
siya. Ako nga ang ulam nila kanina. Ah, ayan. Kaluto naman. Ay, ayos naman pala. Alaga naman pala kanya. Ayan pa lang po yung mga grocery nila tapos mga biskuit. Oo. Ay, may dala ko dyan, ano? Nadali, kukunin ko. Ano, sir? Ang daming nagkukomment. Yung nadala ko daw ang... Sino yung nagkukomment? Sa mga vlog. Sino naman yun? Hindi ko pa. Hindi na lang pa ano. Bakit naman? Nagbibintang? Nagbibintang sila? Siguro. Naman yun. Ayun. Ay, nakikialam naman sila dyan. Oo nga po. Eh, kung ano yung film na yan, dyan pa rin naman. Kako. Hindi, saka sabi ko naman sa iyo, pwede ka naman talaga kasi ikaw naman taga rito. Ayun, tanya ko. Taga rito. Walang dyan pa. Sabi ko ay... Grabe naman yung mga ano-ano. Sabi nga ng asawa ko ay napapaano na. Ay lang ng asawa ko ay. Pag ganyan ay may krutas man din. Nabili din po krutas at saka Pasensya na ate. Pasensya man lang. Habahabaan mo ang iyong PC at ano. Ganyan talaga ay. Naku, nakakaawa naman po si Ate Bet. Nadamay si Ate Bet sa mga ano, no? Sa mga... negative comments ano. So ang masasabi lang po natin doon sa mga tagapanood ay wag naman po nating isali si Aling Bet ano, si Ate Bet. At siyempre isipin po natin yung sakripisyo na lang ni Aling Bet ano, doon sa dalawang matanda. Hindi po yun basta-basta. Bibihira po yung mga tao na nagtitiyaga, nag-aasikaso sa mga matatanda lalo na mga masakitin na ano. At siyempre hindi naman siguro ganun kalakihan din yung ano, hindi naman siguro ganun kalakihan din yung sahod niya ano. At siyempre siya naman yung pinagkatiwalaan doon nila Kuya Bal, nila Kalinga Prab, nila Professor Dudes, ay kasama na rin siya doon sa mga kung ano man yung dinadala nilang pagkain doon, kasama na po siya doon, pwede niyang kainin, pwede siyang kumain. Wag na lang po nating pag-isipan ng masama ano po. At isipin na lamang po natin na si Aling Bet ay parang anak na rin nila Lola Belen na nag-aasikaso sa kanila ano po. So ayun po ano, hanggang dito na lamang po ang ating reaction video. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, pasubscribe na lang po sa inyong lingkod kay Angcool Win. Maraming salamat po. At shout out kay Inday Lunga Channel, Team Twin Heart MRM, kay Phil Italian Family, Alberto Special, Mirma Life Vlogs, Jan Stutt Vlog, Nanay ni Anika, kay Sheila Ong Channel, kay Heart Sumaway, kay Pam Kanizan, yan, shoutout, ano? Kay Delbocro Vlog, shoutout din, kay Malos Inspired, yan, sa mga Team Bulig, yan, shoutout sa inyong lahat, ano? Kung di ko po kayo mabanggit, basta Team Bulig po, kasama na po kayo dyan. Pakisupport po yung mga kasama natin dyan sa Team Bulig. At sa Team Kalingap, Team Unicap, Team Karepa, ayan, shout out po sa inyong lahat. So ayun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking reaction video sa araw na ito. Mag-iingat po tayo palagi, ano, huwag po tayo makalimot manalangin sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.